Mga kamigs, nandito naman tayo para ituro sa inyo, makatulong ito to easy understand the relationship between o sa iba't ibang values sa Ohm's Law. Nabatayan natin mga kamigs from to find o hanapin natin ang mga kamigs yung voltage, current, resistance, and power. Ito po ay tinatawag nating Ohm's Law pie chart. Dito natin makikita ang individual equation sa Ohm's Law. Ito ay simpleng matrix table para sa madaling pag-compute o kalkulahin ang bawat unknown values o di natin alam ang mga values sa bawat isa. Okay, mga kamigs, umpisahan na natin. Ohm's Law circle divided into 4 parts. So, mayroon tayong ditong P, yung symbols, then watts, electromotive force, then voltage, then I is amperes, then R is resistance. So, ito ang ating pie chart. Makikita natin na mayroon tayong mga current natin, mga formula. So, 1, 2, 3, there are 3 formulas every symbol. I, and si mga kamigs, I, electromotive force divided by R, resistance. Then number 2, I, power divided by electromotive force, volts. Then ating amperes, I, then power divided by resistance, then square root, ano mga kamigs. Then, dito naman sa lower at ating resistance, so number 1 yung formula is E over I, then R, resistance, E squared, divided by power, then resistance, power, divided by I squared. Okay, dito naman sa left side, yung power, I, times I, then number 2, I squared divided by R, resistance, then E squared, number 3 is E squared, voltage, then ating resistance by, or divided in R, resistance. Okay, then dito naman sa ating electromotive force of volts, mayroon tayong formula dito, power times R, square root, mga kamigs, then electromotive force, power divided by I, then number 3 sa under sa formula sa electromotive force, I times R. So mayroon tayong mga halimbawa dito mga kamigs. Unahin natin ang ating upper portion sa right side, yung I. So mayroon tayong to find amperes, so amperes tayo dito. So mayroon tayong circuit. So, meron tayong problem. So, example, to find amperes. Example, what is the amperes flowing in the circuit that has a voltage of 120 volts and a resistance of 10 ohms? So, nandito yung mga kamigs ang ating formula. So, meron tayong given na electromotive force, 120 volts. Then, ang ating load. Load natin na resistance natin, ang value is 10 ohms. So, ito ang kanyang solusyon. So, gamit tayo sa first formula sa ating pie chart under sa ating amperes. So, I equal E. So, mga kamigs, dito, divide ito eh. Dito times. So, divided into, okay, and dito times divided, so division ito, so I amperes, then equal E divided by sa R, then ang ating value sa ating volts is 120 volt, then divided by sa 10 amperes natin na load natin, so equal I equal 12 amperes mga kamig, so 12 amperes ang ating
answer sa I natin na hinanap. So 12 amperes. Okay. Okay mga kamigs, dito naman halimbawa naman tayo sa ating pangalawang formula sa ating current I power divided by into electromotive force. So nandito yung tanong, what is the current in amperes flowing in the circuit that has 1440 watts yung load natin. So N of 120 volts. So, given man yan sa ating circuit. So, electromotive force, 120 volts. Ating unit. Then, ang ating power. So, 1440 watts. Yung load natin. So, hinahanap natin ang ating current. So, ginamita natin ang formula. So, yung ating solusyon. I equal power then divided by sa ating electromotive force. So, ang ating power is, ating load is 1,400 watts. Then, i-divide natin sa 120 volts. So, mga kamigs, ang result is 12 amperes. So, 12 amperes ang ating I. 12 amperes. Okay? Pangatlong halimbawa, mga kamigs. Under sa ating, pa rin sa ating current. So, ang tanong is, what is the current in amperes flowing in the circuit that 1,440 watts loads in a resistance of 10 ohms? So, ang ating solusyon, mga kamigs, gamit tayo ng pangatlong formula sa ating current. So, look at the circuit. So, wala tayong, so, based sa ating formula, wala tayong voltage. So, diretso tayo sa ating power, then ang ating resistance is 10 ohms. So, okay, 1,440 ang ating watts. So, gamit tayo ng ating formula. So, current equal P, yung 1,400 watts, then times natin sa value sa ating R is 10 ohms. So, divide natin sa 10 ohms. So, equal is 144. Then, mayroon man yung square root, mga kamig. So, square root of 144 is the result is 12 amperes din. So, mga kamig, square root of 144 is 12 volts. So, 12 amperes, sorry. Okay, dito naman tayo mga kamig sa tapos na yung ating halimbawa sa tatlong formula sa current. So, dito naman tayo sa ating resistance. So, dito mga kamig sa ating resistance, so, resistance R equal E divided by natin sa ating current. Then, pangalawa is resistance natin. Then, sa ating E squared, ating voltage, electromotive force. Then, divided by sa power. Then, sa pangatlo, sa ating resistance, yung formula na sa resistance, pangatlo is power divided by sa I squared. So, to find the resistance. So, mayroon tayong mga halimbawa dito. Ang tanong mga kamigs is, what is the resistance in ohms for the circuit that has a voltage of 120 and the current of 12 volts at 12 amperes? So, ang ating electromotive force, 120 volts. Yung then, ang ating I, yung current, so, 12 amperes. So, R, ang ating hinahanap, yung resistance. So, gamit tayo ng solusyon sa ating resistance. So, first, meron tayong voltahe na 120, yung volts. So, 120 volts, then i-divide natin sa ating amperahe. So, 12 volts, 12 amperes. Then, resistance R equal 10 ohms. So, lagay natin rin mga kamigs, 10 ohms ang ating yung solution number 1.
sa ating halimbawa. So, pangalawang halimbawa, based sa formula din sa R, sa resistance natin, pangalawang halimbawa is, what is the resistance in ohms for a circuit that has a voltage of 120 and a load of 1,400 watts? So, mayroon tayong solusyon dito. So, gamit tayo ng formula na resistance, then E squared, then divide natin sa power. So, given man dito ang ating 120 volts, then ang ating watts is 1,440. So, mga E squared man ito, mga kamig, so 120 man yan. So, 120 volt, i-times pa din nyo ng 120 volt. Ang result niyan equal 120 times 120 is 14,400 volts na. Then, ang given natin, divide man sa ating watts. So, ang ating power is 1,440. So, 14,400 volts. Then, divide natin sa 1,440. Ang resulta ng mga kamig, resistance natin is 10 ohms. Okay, mga kamig. So, dito, lagay natin 10 ohms. Okay, mga kamig, mga pangatlo na ating halimbawa sa ating resistance. What is the resistance in ohms for a circuit that has a load of 1,440 watts in the current in 12 amperes? So, mayroon tayong solusyon dito. Gamit tayo sa resistance. Pangatlo na formula sa ating resistance is R equal P power, then I squared, current natin, I squared. Okay? Dito sa circuit natin, so, yung current natin is 12 amperes, then yung ating power, 1,400 watts. So, dito tayo sa solusyon, mga kamigs. So, ating power, 1,440 watts. Then, divide natin sa 12 amperes, then I squared man yan. So, gawin natin dalawa pag times natin. 12 times 12 equals 1,440 ang ating power. Then, divide natin sa 1,400. Yung resulta, 12 times 12 equals 144. So, mga kamigs, 1,440 divided by yung watts, then divide natin sa ating amperahe na 144. So, the result is, mga kamigs, is 10 ohms. 10 ohms, mga kamigs. Dito. Okay? Dito naman tayo sa ating power. Power. So, mayroon din tatlo. So, ang power natin, unahin natin yung E squared divided by sa ating resistance. Pangalawa is I squared, ano yung current natin, then ang ating resistance, times natin sa ating resistance, then ang ating power, E, times natin sa ating I. So, dito mga kamigs, mayroon tayong mga limbawa. Okay. Number 1, what is the wattage of the circuit that has a voltage of 120 and resistance of 10 ohms? So, look at the circuit. So, ang ating given is, ang electromotive force is 120 volts, then ang ating resistance is 10 ohms, then ang atong gi-find out ani is power. So, mayroon tayong question mark dito. So, gamit tayo ng formula. So, ating formula is power P equal E squared divided by sa ating resistance. So, 120 volts, 120 kay E squared man yun. So, 120 volt times natin din sa 120 volts. So, equals 14,400 volts. Then, mayroon tayong given dito na resistance natin 10 ohms. So, i-divide natin ng 14,400 volts divided by sa 10 ohms. Ang result is, ang ating power, 1,440 watts, mga kamigs. So, ilagay natin dito sa ating power,
1,400 watts. Okay, mga pangalawang halimbawa mga kamigs, dito, what is the wattage of circuit that has a current flowing of 12 amperes and the resistance of 10 ohms? So, mayroon tayong solusyon, gamit tayo ng formula na P equal I squared, din i-times natin sa ating resistance. So, mayroon tayong circuit dito. So, ang ating I, yung current is 12 amperes, din ang ating resistance is 10 ohms. So, ating hinahanap yung power. So, ito ang ating solusyon. So, P equal I squared, then times natin sa ating resistance. So, I squared, 12 man yun, 12 amperes, i-times din natin sa 12 amperes. So, ang resulta niyan is 144 amperes. Then, i-times natin sa ating given natin 10 ohms. So, times natin sa 10 ohms. Ang resulta mga kamigs is P equal 1,440 watts mga kamigs. So, lagay natin dito sa ating 1,440 watts. Okay. Pangatlong halimbawa sa ating power mga kamigs. So, pangalawa nating halimbawa, what is the wattage of a circuit that has a voltage of 120 amperes and resistance of 10 ohms? So, itong circuit natin. So, mayroon tayong voltage dito na given na 120 volts. Then, mayroon tayong current na 12 amperes. So, ang ating power ang yung ating hinahanap. So, dito ang kanyang solusyon. So, power equal E, i-times natin sa I. Okay, equal 120 volts man yung dito. So, 120 din. So, i-times natin sa ating amperahe na 12 amperes. So, the result mga kamigs is P equal 1,440 watts. So, lagay natin dito sa ating hahanap na 1,440 watts mga kamigs. Okay mga kamigs, yun ang ating power. Okay, dito naman sa to find out the voltage, so yung ating E, yung ating electromotive force. So, una, ang electromotive force natin, meron tayong formula na P times R, yung resistance power times natin sa R, then square root natin. Yun ang answer. Yung, meron ding pangalawa, so power divide natin sa ating current, I. Then, pangatlo is I times R. So, mayroon tayong mga halimbawa dito mga kamigs, tatlo din. So, what, una is, what is the voltage of a circuit that has a load 1,440 watts and resistance of 10 ohms? So, mayroon tayong circuit dito. So, inanap natin yung electromotive force, yung volt. So, mayroon tayong given dito power is 1,440 watts. Then, ang resistance natin is 10 ohms. So, ang ating solusyon na gamit tayo ng formula na electromotive force divided natin sa power, i-times natin sa ating resistance, then square root. Then, ang ating power is 1,440 watts. So, nandito mga kamigs, times natin sa 10 ohms. So, ang resulta is 14,400. So, square root sa 1,400 is 120 volts. So, lagay natin dito mga kamigs, yung ating volts is 120 volts. Okay mga kamigs, dito naman tayo sa pangalawa. What is the voltage of a circuit that has a load of 1,440 watts with 12 amperes of current? So, dito mayroon tayong circuit. So, ano yung i natin dito mga yung ating hinahanap. So, ang given is ang ating current is 12 amperes. Then, meron tayong power na 1,440 watts. So, ito ang ating solusyon. So, gamit tayo ng formula na E. Then, power divide natin sa ating current. So, ang value sa ating power is 1,440 watts. Then, ang ating 12 amperes dito divide natin. So, yung resulta is 1,000
electromotive force 1440 watts divided by natin sa 12 amperes. Ang resulta niyan mga kamigs is 120 volts. So lagay natin dito, ang answer natin is 12 volt. So sa pangatlo, formula natin sa ating electromotive force of volts. So pangatlo is, what is the voltage of circuit that has a 12 amperes flowing with a resistance of 10 ohms? So ito ang ating circuit. Anon din ang ating electromotive force, yung ating hinahanap, din ang ating I given is 12 amperes, din ating resistance is 10 ohms. Ito ang ating solusyon. So E equal I times natin sa ating resistance. So ang value sa ating I is 12 amperes, din i-times natin sa 10 ohms na given dito mga kamig. So 12 times 10 is 120 volts. So 120 volts dito mga kamig. Okay. Yan ang ating mga halimbawa sa formula sa ating pie chart mga kamig dito sa ating power watts, din ang ating E voltage, din ang atong I amperes, din ating A resistance. So yun mga kamigs, yun ang ating 4 parts sa divided into Ohm's law. Gamit natin ng mga tatlong halimbawa sa ating every symbol sa ating formula. Okay mga kamigs, ano lang kadali ang ating tutorial. Para updated kayo sa sunod kong videos, please click like and subscribe. Kung may nais kayong ipagawa, mag-comment lamang kayo sa baba. Thank you for watching.